ang virus na gumambala sa mga siyentipiko at maging sa buong mundo. Sama-sama nating mas intindihin ang sinasabi na ang zombie virus sa permafrost. Ano ang permafrost? Ang permafrost ay ang kalupaan ng pinaghalong lupa at bato na siya naman talagang nababalutan ng yelo. Permafrost ang tinatawag sa mga ito mula sa salitang ugat o permanent na palagian at ang frost o balot ng yelo. Kaya naman ang permafrost, mga katinagalog ko, ay ang bahagi ng ating mundo na palagian o napakatagal na binabalot ng yelo. At dahil na rin sa paglala at pagbabago ng ating temperatura sa climate change na nagaganap sa buong mundo, ang mga lugar na libo-libong taon na nakabaon sa yelo sa ngayon ay unti-unting lumalabas dahil nga natutunaw na. Kasabay nito ay muling nakikita ang mga kalupaan at kung anuman ang noon ay nabaong bagay sa loob ng libo-libong mga taon. Ando na ang yelong ito bago pa tayong mga tao. Kasama na sa matutunaw ay ang bakterya at maging ang mga virus na hindi pa nating mga tao na nakakasalamuha. Tayong mga buhay na tao ngayon, mga katinagalog ko, ay matatawag na mga survivor. Ito ay dahil nakaligtas ang ating mga ninuno sa mga sakit na dumapo sa sangkatauhan at pinamanahan naman nilang tayo ng kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng immune system. Kaya naman ng panahon ng Spanish flu na halos makaubos ng mga tao sa atin ngayon ay kilala lamang natin ito bilang ang simple na trangkaso. Hindi na tayo basta-basta namamatay sa mga virus at bakterya na ito. Ngunit ang mga natuklasan ng mga siyentipiko mga virus na kasamang nakabaon sa natunaw na yelo ay may mga kaakibat na sakit na wala tayong panlaban dahil hindi pa nga ito natin nararanasan. Kabilang sa natuklasan nila ay ang tinatawag nila na zombie virus. 13 ang nakuha nilang sample mula sa permafrost. Ito ay sa bandang Russia pa lamang. Ang mga sakit na ito ay bago at walang kalunasan sa ating mga tao. Naibaon ito sa yelo. 48,500 na libong taon na ang nakararaan. Taong 2015 nang ang mga siyentipikong mga French, Russian at maging ang mga German ang nakatuklas sa virus na ito. Ang nakagigimbal ayon sa profesor na si John Michael Clavieri na isang virologist sa Aix-Marseille University sa France. Kahit saan sila magpunta ay nakakikita sila ng bagong virus at bacteria na potensyal na umubos sa sangkatauhan. Ang lahat ng ito ay nakabaon lamang sa natutunaw na yelo sa Russia. Bukod sa zombie virus na masusing inaaral ng mga maunlad na bansa, kasama na ang Amerika at Europa ay ang bagong uri ng bulutong, amoeba, bagong anyo ng COVID-19, Ebola, cholera, mga bakterya na gahigante ang laki kung ikukumpara sa mga dapat na totoong laki nito. Halimbawa, ang bakterya sa ating panahon ngayon, mga katinagalog ko, ay kasing laki lamang ng bola ng golf. Ang bakterya na nakita nila sa Siberia ay kasing laki ng bola ng basketball. Bukod sa mga sinaunang hayop o kahit pa dinosaur, maaari ring matunaw ang mga yelo na pinaglibingan ng mga sinaunang mga tao na siya namang pumanaw sa mga sinaunang walang lunas na mga sakit. Samantalang wala pang masyadong inilalabas na konkretong kapaliwanagan sa sinasabing zombie virus na kanilang natuklasan. Ayon sa mga siyentipiko na bago sila ay magsalita, ay aaralin muna nila ng maigi upang mas maipaliwanag nila at makaiwas sa maling impormasyon. Ang tanging sinabi lamang nila na ang virus na ito na kanilang nakuha ay mabubuhay lamang sa oras na ito ay makakuha ng bagong kakapitan na buhay na tao o kahit pa ang mga hayop. Mga katinagalog ko, ano sa tingin ninyo ang hindi sa atin sinasabi ng ating mga magigiting na mga siyentipiko? Isulat lamang po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Ito ay upang sama-sama na atin nabasahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.